Bakit bulaga po, ilan po mga artista yan? Mismo. Ngayon, pag nagkaiwanan, ang pinaka-apektado po, sila. Yes. Kasi kami mga artista, may iba kaming show. May iba kaming pwedeng pagkakitaan. Lahat ng pang-aalipusta. Lahat ng pambabas. Lahat ng pagmumura sa amin ng mga tao. Sakit sa akin pag binabash nyo sila. Mismo! Yes. Ako, sanay ako dyan. Breakfast, lunch, dinner. Ako, i-bash nyo. Matapang nga naging mga pahayag ni Paulo Contis patungkol sa mga nagsasabi ng Eat Bulaga is TVJ and TVJ is Eat Bulaga. Ayon sa kanya, ang totoong Eat Bulaga daw ay hindi ang mga hosts at artista kundi ang mga staff and crew na siyang naghihirap daw sa pagbuo ng programang Eat Bulaga. Ayon pa sa nasabing aktor, ay hindi dapat i-bash ang mga taong nagdesisyon na manatili sa nasabing noontime show kasama ang mga halos-hos dahil wala naman daw silang kasalanan. Ang tunay daw na nakakaawa ay ang mga taong iniwan ng mga Dabber Kids hosts at nila Tito Vic at Joey na mga maliliit na empleyado sa EB. Ngunit, salungat naman ito sa mga sinasabi ni Tito Sen. Ayon sa kanya, handa silang tumulong at isama lahat ng gustong sumama sa kanila sa Kapatid Network na may mas magandang benepisyo kumpara sa ibinibigay ng mga halos-hos. Kung matatandaan din daw ay laging may problema sa pasweldo ang Television and Production Exponents Incorporated o mas kilala ngayon bilang Tape Inc. Ayon pa sa report, ay ilang buwan na hindi sumusweldo sina Vic Soto noon pero pumapasok pa din sila sa Eat Bulaga upang hindi maapektuhan ang mga maliliit na manggagawa na kasama nila tulad ng mga staff and crew sa likod ng kamera. Kaya naman masakit din daw ang mga pahayag na ito ni Paulo Contis na tila ba sinasabi niyang kasalanan ng mga Dabber Kids hosts at TVJ na umalis sila sa nasabing programa. Isa nga si Paulo Contis sa most bashed celebrities sa buong Pilipinas sa ngayon, lalo na nang iwanan niya si LJ Reyes na ngayon ay masaya nang namumuhay sa New York kasama ng businessman partner nito. Samantalang si Paulo Contis naman ay masayang karelasyon si Yen Santos na naging dahilan ng hiwalayan nila ni LJ. Si Yen din ang napabalita noong nakaraan na isa sa mga babae ni Chavitz Singson na ginastusan niya noon. At kaya daw biglang sumikat si Yen kahit wala naman itong kapatid at kakilala sa showbiz at baguhan pa lamang ay dahil daw kay Mr. Chavitz Singson. Sa ngayon nga ay malakas pa din ang loob ni Paulo Contis na manatili at ipagpatuloy ang pagiging host ng noontime show na Eat Bulaga sa GMA7. Kahit daw ulanin siya ng mga bashers, nang masasakit na pananalita ay hindi daw siya susuko dahil trabaho lamang daw ang lahat at walang personalan. Hindi naman daw niya kailangan na i-please lahat ng tao basta nakakapagtrabaho siya at nakakapagbigay ng saya sa Dabber Kids ay maligaya na daw siya. There you have it mga ka-showbiz peeps. Anong masasabi niyo sa pahayag na ito ni Paulo Contis? Just comment below.